Sa vlog na ito, pakikita ko sa inyo kung paano kami bumili ng bagong Montero Sport 2020 model. Paano yung proseso at paano ang ginawa namin. Kaya, ito. Dumating na kami dito sa casa. Ito sa City Motors sa Makati. Dito sa Pasong Tamo. So, tumingin kami ng Montero Sport. Maganda yung white. Pero hindi pa kami maka-decide kung ano yung kulay. Unang tingin ko, maganda yung white. Pero maganda rin yung black, sabi nung anak ko. Walang naka-display na black, ang nandito yung kulay gray. So, malapit siya sa ano, dark color na black. Katapos, nag-arrange kami ng para matesting yung sasakyan. Ano? So, yan. Test drive tayo. So, ang tinest drive namin yung GLS model kasi hindi available yung GT. Pero pareho rin naman yung makina. So, we tried it. It looks nice. Sa unang film mo pa lang, makita mo, refine yung ano niya, yung makina niya, tahimik sa loob. At saka maganda yung handling. Una kong napansin yung ano, yung interior niya. Maganda yung quality nung interior. Tapos sa tahimik yung makina. And then smooth talaga yung ride niya. Yung hood niya medyo mataas kasi compared dun sa Terra namin, medyo mababa yung hood nung Terra, no. Ito medyo mataas siya. Pero yung seating position nito, maganda, mukhang may leg support. Although yung mga interior niya parang masikip siya. Yung parang compact ba? Pero okay lang, maganda rin naman. Tapos yung head unit niya, malaki. Malamig yung aircon, na syempre bago. May auto climate control din siya. So, okay na okay siya. Tapos yung manibela niya, ang kagandahan sa manibela niya, makapal. Kasi yung sa ibang kotse, di ba manipis? Ito, tamang-tama yung kamay mo, yung kapit ng kamay mo sa manibela. Impressed din ako dun sa ginamit na material sa interior. Although may mga plastic part, pero high quality siya. Tapos may ang ganda nung leather seat. So, ayun. So, dire-diretso kami sa test drive dito sa Pasong Tamo. So, maganda talaga yung ride niya. Tahimik. So, sold na ako. Although GLS itong tinest drive namin, so pareho rin naman yung makina niya eh. So, kailangan na namin bumalik doon sa casa para i-firm up yung order namin. Heto na, nakabalik na kami dito sa casa. So, kailangan namin mag-deposit para ma-reserve yung unit. So, one last look. Tinignan ko ulit yung puti. So, maganda. Pinakita yung interior ng GT. Ito yung 4x4. Pero yung kukuhanin namin is 4x2 lang. So, pareho rin yung interior. Pinagkaiba lang dito yung meron kayong sunroof. So, yung makina, tinignan ko din. Maganda. Medyo maluwag doon sa bandang kanan. So, ayos na ayos. So, ang next step, once you have decided, is to make a deposit para yung unit ma-reserve sa'yo. So, in this case, ang hiningin deposit sa akin is 5,000 pesos. So, we decided to go for the black. So, kailangan lang i-confirm nung agent kung may available na black. And then, kung okay, yung deposit, tatanggapin nila. So, yun. So, good naman na merong black na available. Kaya nag-deposit na rin ako ng 5,000 pesos. So, pagkatapos makapag-deposit, umuwi na ako. And then, kinabukasan, bumalik ako to pay for the whole amount. So, I issued a check. And since na kailangan ng 3 days clearing, so, hinintay ko na lang yung tawag ng ahente. Tapos, nung mag-clear na, okay na. So, bumalik na ako dun sa casa para pick upin na yung unit. So, kailangan lang pumirma ng mga iba pang papeles para dun sa acceptance at acknowledgement para maibigay din sa iyo yung mga papeles para ma-claim mo na yung unit.
Tapos yung insurance, dito ko na rin kinuha in-house para isa na lang ang kausap. So ito na yung araw na pipikapin na yung unit. Ito na, pinakita sa amin ng ahente yung unit. Kulay black, ang ganda. So kailangan i-scrutinize mo yung unit kung walang problema. Unang-una, physical, yung pintura ba, walang gasgas, etc. Gumagana lahat ng ilaw, yung mga sensor. So yan, lahat tinignan ko. So tinignan ko din yung mga iba pang mga accessories na nakakabit kung kumpleto. So both exterior and interior, kailangan mong tingnan mabuti. So ayos. Pagkatapos, yung sa interior naman, scrutinize ko din mabuti. Ito, dine-demo yung automatic tailgate. Isa yan sa mga feature ng Montero na kasama sa GT model. So, meron siyang automatic na tailgate. So, pinakita rin yung mga tools, paano yung pagtupi ng upuan, ano pa ba yung mga dapat tingnan dun sa loob, yung head unit, yung information na display, and then pati yung paggamit ng brake hold, kasi ito ang meron siyang brake hold, no? So automatic na rin, at saka yung hand brake is yung pindipindot na, hindi na yung hinihila na manual. So yun, so demo ulit lahat ng mga different aspect in-explain. Pero alam mo naman ang mga ahente, hindi naman alam lahat eh. So ikaw na lang ang bahalang mag-absorb nung mga ini-explain niya. Mas kung mas alam mo, so at least meron ng general idea. So pagdating mo na lang sa bahay, pag-aralan siguro para makalikot mo nang gusto yung mga features. So pagkatapos na ma-explain nung ahente yung features, paano ng paggamit, so ready na ilabas yung unit. So eto na, nilapitan na natin. Wow, ganda. Black, yung black kasi ang ganda ng combination dun sa silver ng mga accent niya. Kaya ito yung ginawa ko eh. Tama-tama yung mga silver accent. Outstanding siya dito sa model na ito, yung black. Pati yung mags niya, meron siyang black accent. Kaya maganda. Kaya lang, pagka black, kailangan magaling kang mag-maintain. Kasi mahirap siyang i-maintain eh. So kinumpare ko rin ito, yung old model saka yung newer version. Makita mo medyo mataas yung hood nitong 2020 model. By the way, GT ito para na 4x2. Tapos bumili rin ako pala nung Laksa Reserva kasi madaling manakaw ang reserva nito. Ito lang, ano, 750 pesos lang sa kasa. So yun, after final signing ng paper saka yung gate pass, okay na. As usual, picture with the agent, at ayun, pwede na nang iuwi. Kinek ko din yung tinakbo niya, it's 26 kilometers, which is okay. So heto na yung itsura niya pagdating sa bahay. Inabot kami ng ulan, so medyo nilinis, medyo osi. Nilinis namin para makita yung itsura niya pag malinis. So, ang ganda ng forma niya. So, kailangan na lang ayusan para mas lalong pumogi. So, next project ay change ng shoes. So, yun ang next na gagawin ko. Yun, kinalikot din yung mga switches, interior, kung paano yung mga gamitin yung mga, ano nito, tapos test drive, paikot-ikot dito sa, ano, surroundings namin na malapit lang para makita lang yung ride. So overall, very good na car siya. So it's highly recommended. Okay, that's it. Until my next vlog, follow me on my journey and how I will transform this vehicle into a very nice one.